kisaran sa patros tuwing Martes at Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, kasama sina Mauli, Enset, at Tamali. Dito lang sa DWXT 96.1 FM. Alright, good morning! Mabuti araw po sa inyo lahat. Mga Kaisa, very very happy morning po sa inyo lahat. Narito po muli ang Kaisa Radyo Patron, ang program ng Handog ng City Government of Tarlac. Yan, of course, harin sa ating Mayor Christy Angeles, ang ating kauna-unahan Lady Mayor in 228 years. At kauna-unahan din, syempre, ang Kaisa Festival. Nakakatapos lang mo. Itong week-long celebration natin ng Kaisa Festival. Lihatid natin sa inyo ngayong umaga ang mga updates at mga balita ukol sa ating festival. Ako po si Maureen Clemente and makakasama ko ngayon si Miss Alisa Miranda. Good morning, Miss Ali. Good morning po sa lahat. Yan. Yun, medyo malungkot lang po ako ngayon, no? Kasi wala po si Tang Madin. Tang Madin, miss me. Yes, Tang! Ano po ang nangyari sa inyo? Yan, parang hindi kompleto yung ating Kaisa Radyo Patrol pag wala po si Tang Madin. Yan, sa mga nag-aabang po sa kanya, pasensya na po. Pero siya po ngayon ay magbibuti rest, ba? Sabihin na natin. Baka napagod siya sa mga activities natin ng Kaisa Festival. Baka naman nakipagrakrakan siya ng music festival natin, kaya medyo may sakit po ngayon si Tang. Good morning po sa inyo habang kayo pa ay nagpapahinga dyan. I'm sure nakikinig ngayon si Tang Madin. And kasama natin ngayon si John Michael Ben, as always, ating pinakamagaling na IT personnel. Person sa City Information Office. Dahil mag-isa lang po niya, kaya siya na yung pinakamagaling. And ating masipag na trainee. Ano ang pangalan ng ating trainee? Daniel. Yes, it is Daniel. At siya ay, ano din ha, parang kasama na talaga, empleyado na rin ng City Hall, no? Kasi buong Kaisa Festival, kasama natin siya. Napakahusay na bata. Lakat. Malayo mararating mo ba. Ayan, okay. So, makakatutok po sa Milang Mall Radio. Dito sa 96.1 FM. Ito po ang Kaisa Radyo Patrol. Kasama ko si Miss Alisa. And pwede niyo po kami mapanood sa aming Facebook Live sa page na Tarlac City Information Office. Baka pwedeng i-share ito or ano bang pwede dito pag ganito. Hindi pwedeng watch party ito. Pwede rin siya, no? So, yung mga nakikinig at nanonood din dyan sa Facebook Live, pwede niyo po yung i-host or i-share yan. Para mas marami po ang makapakinig at maging updated sa ating mga huling balita mula sa city government. Especially dun sa ating nakaraan na Kaisa Festival. Ngayon ba yung Tuesday? Tuesday ngayon. Tuesday na po. Yes, ano ba yung theme natin pag Tuesday? Tuesday is... Sige. Alam niya. Hindi mo na maalala si Miss Ali. Okay. Please, thank you, Tuesday. Ano yung Tuesday? Tuesday is... pinahirapan ko si Ma'am Ali. Oh, nahirapan ko. Yes, it's Take Me Back Tuesday tayo ngayon. Kaya today, mababalikan natin yung mga nangyari o kaganapan dun sa ating nakaraang Kaisa Festival. Kasi ikaw, Miss Ari, naka-attend ka ba sa ating mga activities? Yes po, nandun po ako ng Grand Coronation Night ng Miss Tarlac City 2020 at saka Milo Marathon yes. Finals. Eh, napaka-aga mo yung Milo Marathon. Tumakbo ka ba or mag-miss lang? Sayang po, hindi ako nakatakbo. So, bale, no? At least, naiyatid mo naman yung mga updates ng mga pangyayari nyo, no? Yun ay para sa kapakanan ng mga ibang hindi nakadalo o nakasama sa ating Milo Marathon. Tama. Yes, so happy Kaisa Festival pa rin, no? Kahit na tapos na yun, meron pa rin Kaisa Festival fever, no? Yes. Ramdam pa rin natin kasi sobrang napakahitig na hitig po yung mga activities. Madami, tapos marami rin pong mga taong sumaksi o mag-attend dito, no? Sobrang dami po. Maabot tayo ng past 12 na.
Yes. So, dami na natin yung mga ginagawa. Mga napapanood mo. So, medyo may konting recap lang tayo para naman dun sa mga hindi nakapag-attend ng mga activities natin. Eh, sana, no? Ito, baka naman, eh, magsisi kayo bakit hindi kayo nag-attend dahil lihatid na yun. I-report na yun ni Ali today kung ano po yung mga nangyari. Including yung mga winners sa ating mga naganap na competition. Paano ba natin inumpisahan ito ating Kaisa Festival? Actually, ma'am, inumpisahan po natin ng Monday yan. Yes. Kahit po walang pasok dahil nga po sa nangyari sa Bulkang Taal. Yes. Pinagpatuloy po ni Mayor Christie ang Monday niya. Nagsimula po yan with prayers. Mm-hmm. Sa lahat po, ang ginagawa ni Mayor Christie Angeles, inumpisahan niya yung week ng nagdadasal. Talaga humihingi ng blessings from God. Yes, aside doon, lahat ng ating tinatamong blessings din sa kasalukuyan ay ating ibinabalik o parang ating pong talagang ina-acknowledge, ito po talaga ay galing kay Lord, syempre na siyang nagbigay nito. And lagi rin sinasabi ni Mayor Christie Angeles na lahat po ng ating mga successes o tagumpay sa city government, gaya po ng ating mga natatanggap na mga awards, ganun din po yung mga donations and financial assistance, no? Lahat po yan ay through her efforts. And of course, hindi lamang po ng kanyang effort. Lalo na po ito ay dahil sa effort ng lahat po ng mga kawani ng city government. Collaborative effort. Yes, collaborative effort, including also ng efforts ng ating mga department heads. Yan. So, lagi niyang sinasabi, no, na hindi niya magagampanan, di ba? Ang lahat ng ito, kung hindi sa pakikipagtulungan ng lahat po ng mga empleyado mula sa city government of Tarla. Kaya naman po, ganyan na naihatid din po sa atin ang Masayang Kaisa Festival sa tulong at management or pag-organisa ng ating Tarlac City Tourism Council. And meron tayong tinatawag na events group din kasi, ano, so, or technical working group na siyang nag-manage nitong mga activities natin sa Kaisa Festival. Thumbs up po sa inyo. Yes! Salute! Yun lang ang masasabi natin dahil napaka-successful nyo. Binagsa tayo ng maraming tao talaga. Nag-enjoy po lahat ng mga tao sa inyo. Talagang makita ko ang comments nila sa Facebook. Mayroon po tayong pa-aerial shot eh. Yes. Para makita po nyo kung high-tech lang kung gano'ng kadami. Oo, di ba? And yun. So, yun nga, inumpisahan na natin ng last Monday yung celebration ng ating Kaisa Festival. Naghandog po tayo ng Thanksgiving Mass, no? Para sa ating mga natamang mga biyaya sa mga nagdaang mga taon. Naghandog din po tayo ng prayer para sa mga nasalanta dahil nga po sa nangyari sa Batangas. Yes, oo. Yan. At pagkatapos ng lunes na ating paghandog ng Thanksgiving Mass and prayers for the evacuees of Taal eruption, nagtuloy-tuloy na nga ang mga pangyayari, no, doon sa ating celebration ng Kaisa Festival. Yes, nung Tuesday, na-report na rin yata ito last week na yung ating group dispersal. Yes, and group dispersal and exhibit na ginanap sa City Plazuela. Yes. Sa pamamagitan ng City Agriculture Office. Mm-hmm. So, tinatayang 57 na kambing po yung naipamahagi sa mga piling 4-piece beneficiaries sa nakabilang sa Sustainable Livelihood Program or SLP na tinatawag. Yes. Yung mga kambing po ay inihandog dahil sa pagsisikap ng pamalamunsod ng Tarlac. Siyempre, sa pamumuno po ng butihin nating Mayor Christie Angeles at sa pakikipagtulungan sa City Agriculture Office, City Veterinary's Office, City Social Welfare Development Office, at City Tourism Office. Kaagapay ang Department of Social Welfare and Development Region 3. Okay, yan. So, syempre, dapat meron pa rin pala yung livelihood mo, yan. O, hindi naman tumitigil yung mga ating services o services na handog ng city government porque ba tayo ang may piyesta na tinatawag. Tuloy-tuloy lang yung ating public service. Gaya ng ito, nagkaroon din tayo ng banchetto o night market. Kung saan ang nakinabang naman dito ay ating mga
negosyante, no? Dito sa Tarlac City kung saan featured yung ating mga local brands or local products. Yan. So, magbukas yung ating Banchetto or yung night market on January 15. 4 days ba ito na naka-open? No? May mga nag-extend pa sa request na rin ng mga Tarlacenos na gusto talaga o tinangkilik yung mga products natin. Tinagsapo talaga yan. Yung mga products, local products from Tarlac City, tapos gawa ko talagang tatak Tarlacenyo. Yes, gaya ng ano ba yung mga nandito, Miss Annie? May mga citronella products po dyan, may mga perfumes, tsaka mga ornaments na pwede nating ilagay sa bahay. Mm-hmm. And meron din po tayong mga pagkain na tatak Tarlacenyo. Siyempre, hindi mawawala yung mga pagkain talaga. Yan ay talagang patok na patok sa ating mga Pilipino, no? Yan. So, sa pangungunan ni Mayor Chris Langles at ng City Cooperative and Enterprise Development Office, ito na bumulod ang aktibidad na isang paraan upang makatulong sa pag-unlad ng local economy. So, ito nga yung ating Banchetto o Night Market. Again, kasabay ito sa celebration ng ating Kaisa Festival. So, may mga 41 na mga booth o participating booth dito sa ating budget. Ano? Kung kaya, parang ang sayang tingnan talaga dito sa harap ng plaza. Kasi aside dito sa mga nag-offer nitong mga products nila, talagang dinagsak sila ng mga Tarlacenos. I'm sure hindi lang from Tarlac City yung bumisita rito. Kaya patok na patok talaga itong mga produkto po niya. Maraming salamat po sa pag-participate dito sa ating Banchetto Night Market. Ganun din po sa mga tumangkilig sa mga products dito. Maraming salamat at hindi nyo pinapabayaan. Support local. Ika nga. Yan. Ika nga. Ito nga yung nasambit ni Miss Katie Angeles ko. Yan. Pati na rin ang ating Tarlac City Tourism Council na isa talaga sa mga masigasig, no? Yes. Na nagpo-promote ng ating sariling atin. Yes. So, maraming salamat, Ma'am Katie. And of course, kay Architect Ton, si Kanko, at sa lahat po ng bumubuo ng Tarlac City Tourism Council sa inyong suporta. Yan. Sa Kaisa Festival at gayon din sa mga negosyante natin dito sa Tarlac City. Okay, ikaw ba, Miss Ari? Nag-unod ka ba ng Pana-Pana Festival natin? Yes, po, nag-unod na Pana-Pana Festival natin. Ang gagaling po nila. Yes. So, ano bang nangyayari? Yung iba kasi baka first time nila o ano po bang nangyayari sa Pana-Pana Festival? Bali, start ko tayo dun sa ano ba yung team ng Pana-Pana Festival? Yes. Ba't ba natin ito ginagawa? So, meron tayong team dito isang layunin, pagkakaisa ang ating adhikain. So, from different schools, different barangays, nagtipon-tipon po yung mga students at sumayaw po sila in honor of St. Patron natin sa San Sebastian. Yan, oo. Yung ating kasing pesta ng Tarlac talaga, is in honor of, di ba, St. Sebastian. Yung ating patron saint, kaya lang po, itong ginawa po natin na Kaisa Festival, ito kasi ay hindi lamang intended for St. Sebastian. Tama, so, nagkaroon lang tayo ng isang activity or event in the honor of our patron saint, yun nga po yung Pana-Pana Festival. But the whole Kaisa Festival po ay celebration po ng unity. Or pagkakaisa ng mga Tarlacenyo, despite na tayo po ay nagkakaiba, diba, sa ating tradition, sa ating pinanggalingan, ng pagkakaiba ng ating edad, gender, yan, ito po talaga ay nagpapakita ng ating pagkakaisa. No? Nagkataon lang o tinaon lang talaga natin dun sa ating fiesta na sineselebrate yung patron saint natin na si Saint Sebastian. So, in short, hindi po intended ang Kaisa Festival for one religious group. Yes, no? So, it so happened kasi na si Saint Sebastian is for or parang aligned with the Catholics, no? Or Catholic celebration yan. Hindi po natin kinikilingan o tinatangkilik ang isa lamang po na religious group dito sa ating Kaisa Festival. Kung hindi, ang ating pong sineselebrate ay ang ating pagkakaisa. Unity ng buong Tarlac City. Ganun din po yung ating mga natatamang blessings at tagumpay. Yan po talaga ay sineselebrate natin. Yes. Nagkaroon lang tayo ng Pana-Pana Festival in honor of Saint Sebastian.
So, a little backgrounder, no? Ang Panapana Street Dance ay isang pagpupugay kay San Sebastian. Again, ang patron saint ng Tarlac City. Dahil sa kanyang pananampalataya, ilang beses siyang pinana. Kaya Panapana. Ngunit, patago siyang pinagaling ng kanyang asawa na isang Christian. Yan. So, may konting history actually. Itong life ni San Sebastian ay inilahad din, no? O ininarrate ni Sir Willie Toldanes, yung ating head ng ating tourism department. So, para naman maintindihan natin kung bakit natin, no, sineselebrate or ipinahold ang ating Panapana Street Dance. And i-relate na rin natin, no, sabi nga natin, ano man ang napagdaanan na ng ating syudad, nasugatan man at nagigaws tayo dahil sa korupsyon o kasakiman at iba pang mga masasakit, mga mapapait na history ng Tarlac City, yan po ay bago ang pamumuno ni Mayor Chris Yangiler. Ito naman ay nalampasan na natin, no? Dahil sa ating pagtutulungan at pananampalataya na nasimulan na natin. At gusto natin na ipagpatuloy at ibinabalik na natin ng ating pagiging isang dakilang lungsod ng Tarlac. Yan, nabuhay po ang mga nanalo sa Panapana Festival. May listahan ka doon. I mean, Panapana Street Dance. Mga ka, Miss Ali. Yes, yung Panapana Street Dance natin po ay nilahukan ng mga mag-aaral mula sa elementary and high school po. Whether public or private school yan. So, for this year, marami po ang nag-participate sa ating elementary category na napaka-cute talaga at napaka-giliw po ito mga batang ito. Wala pong kapaguran, no? Sila ay naglakad mula dun sa may wide, yung portion dun na may parang malaking area or parking area ka na natin. Hanggang sila po ay tumawid sa kahabaan ng F. Kanyedo Street. Hanggang ang ating last stop ay sa Tarlac City Plaza. Dahil kung saan doon po nila at pinerform yung kanilang dance na ang first part dito po kasi ay isang portrayal ng life ni Saint Sebastian. Yan, and then yung ending or yung second part ay parang showdown na ito. Parang meron na tayong isang kanta na doon na sila kumbaga freestyle na ito. Kaya-kaya interpretation na ng kanilang yung gandang Pilipinas yata yung so ba't hindi ko ba memorize yung title ng kanta. Ayun. Yan. Ano yung title niyan? Piliin mo rin. Ayun, piliin mo ang Pilipinas. Tumama lang po ayun sa Pilipinas. Okay, yan. Sa ating nagdang Panapana Festival, nanalo po ang San Francisco Elementary School sa ating elementary category. Sure, yan po nanalo ng Queen. Yung Queen, yeah, sila, mula din po sa kanilang eskwelahan. And for the high school naman, ang Tarlac Montessori School. Also yung Queen, di ba? Yes, napakaganda po. Napakagandang bala. Kala ko nga po, nasa Miss Tarlac City Coronation Night na. Yes, oh. Pero ano pa lang yun, ha? That was Kalabang Panapana, January 15. Ang ating Tarlac City Coronation Night ay January 16. So, dahil sa nagagandahang mga queens ng ating Panapana, no, kala mo ang nanonood ka na ng Miss Tarlac City. Sana next year, marami pa po ang makasali sa ating Panapana Street Dance Competition. Gagaling po ng mga bata. Mm-mm. And tsaka yung energy nila, inabot po tayo ng gabi. No? And meron tayong pa-live din noon eh. Facebook Live. Sana nakita nila, makita ninyo, no, kung dami po nakatutok sa Facebook Live. Yes, pero on next time, kung kaya din po talaga natin magpunta, diba, sa F. Tanyedo or sa Plaza, mas mararamdaman niyo po yung energy at saya ng ating Kaisa Festival. Okay, tuloy-tuloy pa rin yung celebration, no, ng ating Kaisa Festival. Hindi yan nagtapos sa Panapana Street Dance. Again, ganun sinabi ko, tuloy-tuloy din ang public service. Sa katunayan, meron pa rin tayong job fair. Actually, mega job fair ito.
na ginanap sa Magic Star Mall for Magic Star Mall so 43 ng mga companies yung lumahok dito. Taon-taon ang pag-oorganisa ng nasabing activity sa pangunguna ni Mayor Cristy Angeles at ng City Man Power Development and Employment Service Office or CMDES na may layuning magbukas ng oportunidad na makapaghanap buhay ang mga Tarlaqueño. At maliban dito, no, isang memorandum of agreement din ang pinagtibay sa pagitan ng City Government of Tarlac at ng Department of Labor, Labor and Employment, Philippine Overseas Employment Administration or POEA, Overseas Workers Welfare Administration or OWA, at Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Ukol sa mas pinahigting na pagpapatupad ng batas kontra ano, illegal recruitment and trafficking in person. Yan. So gusto natin dito kasi yung prevention. Eh, no? So para hindi tayo magkaroon ng ganito, kailangan meron tayong street monitoring na, and meron tayong mga standards na sinusunod para hindi natin ma-experience ito sa city yung illegal illegal recruitment. Ano yung masabi-sabi itong illegal na bagay na ito? Illegal kasi eh, kaya ayaw lang mabas na bibig ko. Well, paano ba nagkakaroon ng illegal recruitment? Well, isang paraan nito, yung halimbawa kayo po ay parang sinisignify nyo na kayo ay may kakayahan na makapagbigay ng hanap buhay, makapagpa-employ, or pwede rin na makapagpaalis ng kababayan papunta sa ibang bansa. Ingat-ingat po tayo dyan. And actually, sa illegal recruitment, hindi lang yung person na directly nag-recruit eh. Kahit indirectly na almost parang kakonspire mo, yes, yung principal na illegal recruiter, ikaw ay naging instrumento. Ikaw din ay bumalabas, nag-re-recruit, in short, or pinapaniwala mo yung mga tao na meron kang kakayahan nga na magbigay ng trabaho, pwede na rin po kayong makasuhan ng illegal recruitment. So, isang mensahe din siguro, no, maging mas mapagmatsyag po tayo, mas maging aware, and learn to verify, no? Hindi naman po mahirap mag-Google or maybe pumunta sa mga nabanggit nating mga authorities para i-verify kung tama po ba or may mga permit or authority yung mga kausap po ninyo. No? Open po ang mga opisina ng DOLE, POEA, OWA at maging ang TESDA at lalong-lalo na ang ating City Government of Tarlac kung nais po ninyong i-verify kung legit. Yeah, legit ba ang inyong mga papasukang mga hanap buhay? Lalo na kung may involved na pera eh. Tama. No, baka naman hikayatin kayong magtrabaho, ngunit meron po kayong sum of money na ibibigay. Well, well, well. That's a big question. Mag-isip muna tayo, di ba? Tama. It pays naman to verify muna, baka naman. Tayo po ay nagagansyo na, ano. Masakit po yun sa bulsa at masakit sa damdamin. Yeah, good morning once again sa lahat po ng kakatutok sa kanilang radio. Ito po ang Kaisa Radio Patrol, ang programang hatid ng City Government of Tarlac under the leadership of Mayor Cristy Angeles. Ito po si Maureen Clemente, kasama ko si Miss Alisa Miranda. Yan, wala po ngayon si Tang Mading. Para manis ko tuloy yung boses ni at saka yung meron siya pag bumabati siya napakagandang umaga, ganun siya eh. Yeah, medyo wala po yung energy niya ngayon. Well, magpahinga muna kayo Tangmading and sa ating mga kasama sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo, maraming salamat sa pagantabay. Yes, magbreak muna tayo ng kaunti, magbabalik po kami sa Kaisa Radio Patrol. Here's a song called Drive. Anywhere
Hello! Tayo po nagbabalik sa Kaisa Radyo Patrol 96.1, ang programang hatid ni Mayor Christy Angeles. Okay, bati muna po tayo. Si Bea Mandy, hello sa inyo. Good morning! Rosario C. Reyes, good morning. God bless din. JC Basco Manlutak at kay Michael Britos, good morning, good morning! Tumutok lang po kayo sa Kaisa Radyo Patrol. Alright. Wes, sino pang babatiin natin sa ating Facebook Live? Meron tali? Babati ko rin po ang City Information Office dyan na nanonood po ngayon. Nakatutok sila, ma'am. Yes, good morning po sa inyo lahat. At sa lahat po ng sawang nakikisabay sa amin, maybe kayo po ay nag-aalmusal pa lang ngayon or nag-drive or nasa inyong mga opisina. Mabuting araw po sa inyong lahat. Ito ang Kaisa Radyo Patrol. Once again, kami po ay narito tuwing Tuesdays and Thursdays. Yan, from 9 o'clock to 10 o'clock. Ito sa 96.11 FM. Yes, kanina po ay naumpisahan na namin ang pag-update sa inyo sa mga kaganapan, no? Sa ating nagdaang napakasaya, napakakulay, tawag dito na, hindi naman natin sabihin nga, sa experience sabihin bongga.
no, na ating kaisa festival, no? Pero kahit na po ito ay sabihin na nga natin, bongga, para sa inyong kaalaman, no? Karamihan po sa mga activities or events po natin ay wala pong ginastos ang city government. Yan. Dahil po, marami po tayong mga sponsors na magandang loob na nagbigay sa atin, no, ng ating mga prizes, even sumagot po ng ating mga pabanda ng ating music festival. Ayan, at lahat-lahat po ng iba pang mga kailangan natin para matagumpay na maidaos po ang ating kaisa festival. Ayan, okay, tuloy-tuloy na tayo. Of course, isa sa mga highlights din ng ating festival ay ang grand coronation ng ating Miss Tarlac City 2020. Sino ba ang ating mga winners, Miss Ali? Yes, umpisahan po natin sa ating Miss Tarlac City 2020 champion na si Miss Lana Christine Palting ng Barangay Ungot. Napakaganda at napakaganda din ng kanyang advocacy, ma'am, sa Tarlac City. Yun lang sagot niya dun sa tanong is ano sa mga 17-in-1 Angel Care program ni Mayor Christie ang kanyang pinaka gusto. Ang sagot niya yun sa education, yes, which is napaka-importante po ng edukasyon, ng kaalaman para sa mga Tarlakenyo. Mm-hmm, yan. Congratulations, Miss Lana. Mm-hmm. Candidate number 9 naman po si Jasmine Omay, mm-hmm, ang nag-uwi ng first runner-up. At second runner-up is si Stephanie Joy Bofa ng Barangay Santo Cristo. Yes, congrats! At pang-apat naman pong nag-uwi is si Pearly Joy Diala ng Barangay Tibagan. Congratulations po! Yan, of 15 candidates ata sila, no? Pero yes, lahat sila winners na. Actually, no, I'm sure malirapan po yung ating judge. Ating mga judge sa pagpili na ating Miss Tarlac City. Ngunit, tunay na deserving naman ni Miss Lana na manalo, no, bilang Miss Tarlac City. Yung mga runners-up po natin, no, ganun din sila kausay, no. Kumbaga, wala ka talagang tulak kabigin, no. Lahat naman sila ay magagaling talaga. Hindi lamang po mga physical na beauty lang kanilang handog sa atin. Napakagusay nilang sumagot. Ang gagaling, grabe. Yeah, no? So again, nagkaroon tayo ng Facebook Live broadcast or streaming ng ating Miss Tarlac City para sa lahat ng mga hindi nakasama dun sa ating mismong Kaisa Convention Hall kung saan ginanap ang ating Grand Coronation Night. Okay, after the coronation night, which was January 16, sa minute ay January 17, ano yung mga naging kaganapan natin noong January 17? Yes, sa Tarlac City, Plazuela, nagkaroon po tayo ng Kaisa Festival 2020 Kapuso Night. Yes, Kapuso Night. Handog na? GMA Regional TV. Yes. Salamat po sa pag-sponsor. And on January 19 naman, nagkaroon tayo ng Kapuso Fiesta sa usunod na natin na dahil pareho po itong handog ng GMA 7. No? Noong Kapuso Night, meron po silang mga artista na dumating din. No? Pinaka-inabangan dito ay si Mr. Gabby Concepcion. Yes. Maraming na pinakilig siya. So, Mr. Gabby. Ganun din si Jason Abalos para naman sa mga bagets. Kuwela naman ang dala ni Benita Knowles noon. No? At itong mga seniors natin na nakasama si Vanessa. Si Vanessa, siya pala yung host natin. No? So, si Miss Marie Chris Garcia, yan. Nagbigay ng song sa ating mga kababayan. And then, yung ating naman Kapuso Fiesta, nandiyan ng XOXO, si Miss Hannah Priscilla, kung maanta rin ito, diba? Yung ating namang host noon ay si Miss May. Di na napakakwela naman, no? Kapampangan yata siya talaga, eh. Narinig ko siya kung nagkakapampangan siya. Doon din si Mr. Anthony, tsaka Anthony Rosado at si Chris Bernal. Yan na. Ay nabangan ng marami nating mga kababayan niya. So, yun po ang Kapuso Night and Kapuso Fiesta na isa rin sa mga kaganapan doon po sa ating Nagdaang Kaisa Festival. Festival.
Okay, syempre, hindi mawawala ang ating Grand Float and Stars Parade. Yan. Tradisyon na yan tuwing ang fiesta. Hindi lang lang dito sa atin, no, sa ating city, no. Kahit saan, lagi rin may ganyan, no. Well, mostly siguro, if not lahat, meron Grand Float Parade. And ito, nilahukan po ng iba't ibang establishments na may mga kanya-kanya silang bit-bit na mga guests o artista. Pero dito, nagkaroon tayo ng competition dito. Of course, syempre, pag may competition, meron tayong mga winners. Yan. At meron mga cash prizes ito. Okay, sino ba yung mga winners natin? Simulan po natin sa consolation prize ng 10,000 each. My Metrotang Mall, KKK Turbo Fuel Corporation, Cindy's Bakery. And ang third place po natin is USST for the prize of 20,000 pesos. Second placer naman po natin ang The Market City. Price is 30,000 pesos. Yes. And ang first place po natin na tumataginting na 50,000 pesos ay nauwi po ng Jollibee. Bida ang saya. Yan. Congratulations, Jollibee! Ipa-mascot pa kasi. Kompleto po yung kanilang mascot. Hindi ako nagkakamali. So, kung hindi ininda ang init, no, basta lang makapagbigay ng saya sa ating mga ka-waterlaking. At maraming salamat ho sa lahat po ng establishments at companies na nakilahok sa ating Grand Float Parade. No? Kayo po ay kaisa namin sa pagbibigay talaga ng saya sa ating mga kababayan tuwing fiesta o kaisa festival. No, sana wag po kayong magsawa at madagdagan again, no, next year, yes, yung ating mga kalahok, no, para mas mahaba yung parade natin, no, at mas masaya. Yan. And sa float, no, sino po yung kasama ni Mayor dito? Si Jay Cuenca, EJ Falcon, si Miss Kylie Versosa, at si Miss Kelly Day. Mga beauty queens, tsaka mga magwapo. Yes, no? Ay nako, talagang pinatili ang ating mga kababayan. Ito mga nagwagwapuhan na mga artistang ito. Naku, 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 naku. Marami talagang nag-abang sa kanila. And meron din sa mga ibang floats, no? Andiyan ang Bidaman Wise, Rice Ueno, Steph Robles, at Marvin. Yep. Nakita ko rin si Mr. Aaron Build the Floor sa isang floor. Yan. At pati yung mga kanya-kanyang news, no, ng mga floats ng mga companies, nandiyan din. May pa-mascot din yung iba. May nakita pa akong baboy. I forgot kung anong company siya. And meron pang motor na nakasakay sa floor. So, kanya-kanyang gimmick yan para lang maipakita sa atin na sila din talaga ay nakikisa sa paghahandog po ng kasiyahan sa Kaisa Festival. Okay, tuloy-tuloy ang ating Take Me Back Tuesday, o, no? Pa-throwback natin ngayong umaga. Yan, noon ding ating nakaraang Kaisa Festival, of course, hindi naman mawawala ang rakrakan, ang jamming, ang rock and roll. Dahil ngayon tayong Kaisa Music Festival, and for this year, ito na yata yung pinaka-astig, no? Pinakabongga na rin, sabihin na rin natin. No? Pinakamaangas na Kaisa Music Festival dahil nilahukan ito ng anim na heavy gut na mga banda na hatid ng ating mga sponsors. No? Ito po, again, na hindi natin ginastusan, sila ay kaloob na sa atin. Pulog ng langit, sabihin na natin. No? Nandiyan ang GSM, isa sa mga sponsors natin, at ang Globe Telecom. Yan, sino mga nakasama natin dito? Yes, nakasama po natin dyan, nandiyan ang bandang River Maya. Yes. River Maya, Chico Sai, Hail, Kishay, Autotelic, and Kalin. Ayan, o, hindi ba? Kaya nga yung mga kabataan dito, kahit mga hindi kabataan, sobrang nag-enjoy kasi, yun ba dito mga, kung kayo ay nasa batch 90s, ganyan. Yes. Kayo ay medyo bagets na noon. Lalo na yung mga pataas dyan, nakaka-relate na talaga. Lalo na yung mga millennials. Yan, enjoy na enjoy talaga. Napuno po ang ating Talak City Plaza. Anong puno? Pati yung harap ng cathedral kung saan nag-set up tayo ng LED wall, ganun din sa may bandang harap po ng City Hall mismo. Para po hindi, sa lahat. Hindi kasi talaga tayo kakasya sa loob ng plaza. Sobrang daming tao. So nag-set up na lang tayo doon, no, ng
lead wall natin para sa kapakanan ng mga hindi na makakapasok sa plaza. And of course, meron pa rin tayo na Facebook live streaming. Courtesy ni kasama natin dyan at lahat na po ng mga support staff niya mula sa City Information Office po yan para po sa kapakanan ng mga malalayo o siguro hindi makaalis kasi may ginagawa sa bahay. Yan, at least nakita po ninyo kung ano po ang mga happenings doon sa ating Kaisa Music Festival na talaga namang napakasaya, napaka-astig, napakabigat. Ay nako, sobrang kung nandun lang po kayo talagang maririnig nyo ang malalakas na hiyawan, palakpakan ng lahat po ng tao, halos doon ay nakikijam, nakikiawit, diba? Nakikanta na rin sa mga songs na binigay ng mga bandang binanggit natin. River Maya, Chikusai Hill, Hushay, Odotelic, and Karen. Next year, sana ay mapadami pa natin yung mga bands. Kung hindi man na... sila ulit, no? Baka meron pang iba tayong mga bandang ibibigay again na ating mga sponsors. Ibibigay mo, parang in-offer mo sa atin. De, kasi gusto lang naman nating i-emphasize na ang mga bandang ito po ay sponsored po. Sponsored po sila. Yan. So, hindi na tayo po yung namili dito kung hindi ito po ay binigay na sa atin na ating mga sponsors at walang-wala po tayong ginastos para po dito. Ngunit sa ating coordination through the efforts din ng ating Tarlac City Tourism Council and ating events group headed by Mr. Adrian Vega at sampu ng mga kasama niya no, na technical working group nitong events natin na inihandog sa na nakapaloob sa ating Kaisa Festival. Yan, sila po ay nakapagpahatid saya sa atin nang wala pong gastusin ng city government. Congratulations po sa inyo. No? At maraming salamat sa inyong pagpupuyat. Yan. Walang matulugan ang pwede niya. Yan. Para po sa atin na mga Tarlacenos. Okay. Meron nga lang pong incident na nangyari noong ating music festival kung saan some 15 to 20 meters away from the stage, meron pong commotion na nangyari habang tumutugtog yung River Maya. Allegedly, meron pong isang mama o isang bagets ka na natin kasi hindi talaga specified dito sa mga posts kung anong age niya. Anyway, nagkaroon lang po ng konting commotion kung saan meron pong injury na natamo. Itong si... kuya. Di na natin sasabihin yung pangalan niya. At kung anong dahilan, pero gusto lang na i-emphasize na sa nangyari po no, na Kaisa Music Festival, batid at ready po ang city government dun sa laki ng crowd. Ina-expect talaga natin na dadagsain po talaga ng tao yung ating music festival. Kung kaya, hindi lang doble, triple, quadruple yung ating force dyan para lamang po no, maging safe and secured po tayo. Yan, yun lamang po, sobrang dami po talaga ng ating mga nanunood, no? And syempre, kahit naman po, nandyan po ang ating kapulisan, yan, hindi po natin talaga masasabi or mapipredict, no, diba? All the more na hindi talaga natin mapipredict kung magkakaroon. O hindi natin inaasahan, syempre, no? Na magkakaroon ng ganitong kaguluhan, no? Na kung saan na, ho, meron po isang sinasabi nilang binugbog na isang actually, ma'am, si kuya. Ang dami ko pong nakikita na message na pinatay, pero hindi po. Hindi po tayo maniniwala. Grabe naman. Hindi. Yung mga kong sinasabi natin, please verify your sources. Huwag po kayong maniniwala sa una po ninyong narinig o nabasa. Napakadali naman pong magtanong. Napakadali pong mag-search. So, siya po ay injured lamang. And at the time ng injury, kaagad po rumisponde ating mga polis at ang ating mga rescue personnel doon pa lamang sa venue o dun sa lugar kung saan siya napuruhan ka na natin, no? Meron agad na tumakbo doon, nagbigay ng first aid, no? Unang panlunas, and then habang nire-ready, syempre, yung sasakyan na ambulance natin na naka-standby lang naman din dun sa may tabi ng ating tourism office. So, automatic po yan. Protocol, procedure na natin yan na meron po talaga tayong naka-standby na rescue and ambulance para sa ganitong mga situations na meron naman talaga.
Kaya't agad-agad po natin paitakbo sa ospital itong mamang na-injure. Hindi ma'am, ang na-highlight lang kasi yung negative side, no? Yun na. Kabilat kanan po ang militar, ang mga pulis. Saludo po ako sa inyo at nagpuyat yes, po kayo para successful ang event. Oo, oo. So yun nga, unfortunately, nakarating lamang po sa Facebook yung nangyari sa kay Kuya. Pero hindi na po nagbalita kung ano po ang ginawa namang agad-agad o agarang action ng ating mga kapulisan. Okay, and again, may public service announcement pa tayo dito, Miss Ali, bago tayo magtapos sa ating programa. Yes po. In line with the victims po of evacuees of Taal eruption, meron po tayong tulong anghel ang City Government of Tarlac sa pamamuno po ni Mayor Cristy Angeles. Call for donations po, any of the following will be a great help po. First is N95 mask. Kung pwede rin po mag-donate ng ready-to-eat food items, canned goods, biscuits, cup noodles, any food items po na hindi perishable agad. And the blankets, mats, beddings, hammocks, mosquito net para po may tulgan sila. Toiletries po, soap, toothbrush, toothpaste, small towel, shampoo, nail cutter, diapers po para sa mga bata, sanitary napkins, and spoon and forks and mess kits, plates, yung non-breakable po sana kung pwede or non-disposable. Water containers po, non-disposable, preferably 5 gallons with tap or gripo po. Brooms, dustpan, trash bags po, or any po na pwede nyo pong maitulong sa mga victims po or evacuees po ng Taal eruption. Yes, yung nais mag-donate po ng drinking water, preferably po yung may gripo or yung 5 gallon siya. Iwasan po natin mag-donate ng mga bottled water na makakadagdag lang no sa kalat no, na possible na maging kalat sa ating mga evacuation centers. And last naman, good news naman, we are happy to announce that the City Government of Tarlac is extending the deadline in securing all business permits, taxes and licenses until January 31, 2020. This is to accommodate those who have not yet complied with their requirements. We hope that with this extension, all business establishments will be able to comply and thus avoid penalties. Yeah, maraming salamat, handog po yan ni Mayor Cristy Angeles sa inyo para po kayo ay maging updated sa inyong mga permits and licenses at hindi kayo kinakabakabahan na kayo ay pwedeng ipasara anytime, kung di po kayo yes. nakapag-comply. Ma'am, alas na lang po, ma'am. Yes. Yung mga donations po para sa tulong anghel, pwede yes. nga ibigay po ninyo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO. Location po niya is San Sebastian, Tarlac City. Mm-hmm. For inquiries po, you may contact Action Anghel Public Assistant Hotlines. Numbers is 045-470-8647 or 0995-231-2411 or 0921-93-000-47. Okay, yan. So, makipag-ugnayan lang po kayo sa ating CDRRM o pwede rin naman sa Tarlac City Information Office para maihatid po namin ang inyong query or masagot namin. And again, maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa Kaisa Radyo Patrol. Ay kay Miss Clara, congrats Mayor Cristy Angeles daw. Salamat. Kay Miss Ana Kawigan Davis, please greet my family for me, Kawigan Family. Congratulations daw, Mayor, and thank you rin po, Miss Ana. Kay Ruth Alvarez, saludo sa Music Fest. Hi, Miss Maureen, sabi ni Miss Miles. Hi, Miss Miles. Yan, puro mga congratulatory message ito, no? Yan. Meron din tayo, greetings from San Diego, California. Hello, hello po sa inyo. Good day. Tarlac City lang ba? Siyempre, ay kami rin daw, mga taga-Lapas. Happy Fiesta rin po sa inyo. Happy Fiesta po. Yeah, gini-greet daw si Vice Mayor Lorna Manalo and parents Romilo and Lucy Britos. Good morning and God bless daw. Next year pala, Vice ganda daw request. Well, well, well. Good morning din kay Miss JC Manlutak. Pabati naman ang Jazz Fireworks, Tarlac City. Miss Rosario C. Reyes, good morning too and God bless them. Yan. Good morning din, Sir Cap. Kapton Torres, lagi po kayong sumusubaybay sa ating Kaisa Radyo. Mabuting araw po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat ng nandyan sa Barangay Matatalaid. At sa lahat po ng member, syempre, at kasapi ng ating sangguniang panglungsod. Mabuhay po kayo.
Meron ding announcement sa Barangay San Pablo Fiesta daw, January 24. Meron silang ballroom, pa-ballroom ha. Pa-ballroom si Ma'am, si Miss Det Manaloto. Yan, pinapasabi po ni Ma'am Det. Okay, bumati ka na or ng inyong hello. Ayaw sabihin goodbye. I don't like doing goodbye. Miss Ali, mag-hi ka na lang ulit bago tayo mag-end ng ating program. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po sa paminood ng Kaisa Radyo Patrol. Ako po si Eliza Miranda. Yes, ito po si Maureen Clemente. Sa ngalan po ni Mayor Christy Angeles, kami po ay bumabati sa inyo ng isang mabuting araw. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok, pakikisa, pakikisaya sa ating nagdaang kaisa festival. Yan. Sa uulitin po, mabuting araw po sa inyo. Bye-bye! Bye.